Magandang umaga. Igan arestado ang isang dating barangay kagawad sa Iligan City na nasa narco list umano ni Pangulong Duterte. Sa Camarines Sur naman, sugatan ng isang construction worker matapos tagain ng kaibigang nakainom. Narito ang unang balita sa probinsya. Malalim na sugat sa likod ang tinamo ng construction worker na si Ramil Ibanez matapos tagain ng kanyang kaibigan na si Zaldi Casano sa Balatan sa Camarines Sur. Base sa police report, nagtatrabaho si Ibanez sa isang bahay nang dumating si Casano at tinaga siya. Nakatakas ang suspect pero nadakip sa follow-up operation. Desidido raw si Ibanez na sampahan ng reklamo ang kanyang kaibigan. Umamin sa krimen si Casano. Ba't niyo po tinaga? Hindi ko po na alam, sir, kasi nasobran po sa inom, sir. Di ko na nalalaman yung nagagawa ko tabi po, sir. Napaiyak ang dating barangay kagawad na si Aldaud Kali alias Dab nang arestuhin siya ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency at mga pulis sa kanyang bahay sa Iligan City, Lanao del Norte. Mariin niyang itinatanggi ang alegasyong tulak siya. Ipinagtataka rin daw niya kung bakit nawawala ang hard drive ng kanilang CCTV. Nakuha mula sa bahay ng suspect ang 15 gramo ng hinihinalang shabu pero itinanggi niyang kanya ang mga ito. Ayon sa PDEA, nasa listahan ni Pangulong Duterte ang suspect. Pauwi na galing sa sabungan ng tatlong magbipinsan nang pagbabarilin sila ng mga salaring riding in tandem sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Dead on the spot si Isidro Rabaca at Perses Malabago. Critical naman si Jimcel Malabago. Isa sa mga iniimbestigahang angulo ay kung may nakaaway ang mga biktima sa sabungan. Para sa unang balita, Darlene Kai reporting.